Hello mga karusas! Nandito ulit tayo ngayon sa kusina. Samahan niyo ako, maglinis tayo ng mga gulay, mga dahon na pang salad. Ito, may parsley tayo. Marami tayong gerger. Ito, may barber tayo. Sa English ito, parang Chinese vegetable yata. Iwan ko ito anong tawag dito sa English. Basta masarap ito mga karosas. Ayan. Siyempre, ang matagal ko nang hinahanap, ang malunggay, nakita ko na siya. Hindi ko ito bili. Galing ito sa bakuran. Kasi paumpisa ng winter, so nagdahon na siya. Thanks God, buhay na buhay yung malunggay ko. So, tinatry ko siya medyo ano pa. Medyo maliit pa yung mga dahon kasi kaumpisa pa lang ko. Pero hindi ako nakatiis, kumuha talaga ako kasi namiss ko na yung malunggay. Ito, itong mga gulay na to na mga dahon, order ito online. So, samahan nyo ako, maglinis tayo. Masarap ito mga karosas, maraming health benefits. Ganito lang pagkalinis niya. So, kailangan isa-isahin. Tapos, ibabad natin sa tubig. So, kailangan natin ibabad sa tubig kasi hindi natin alam. Baka may mga yung parang lupa na halo. Pero, naputol na ito dito. Pero, kailangan malinis ito kasi siyempre, baka mayroong gumagapang na mga maliit na mga insekto. So, kailangan talaga linisin ng maigi para healthy yung pagkain natin. Ayan. Ang gusto ko nito mga karosas is lagyan ko ng kunting lemon at sa kunting asin. Minsan kasi hinahaluan ko ng kunting vinegar at saka may green onion. Napakasarap. So, kailangan natin dito tayo sa abroad, lalo na sa Pilipinas. So, kailangan natin kumain ng gulay. Kasi ang gulay is importante sa katawan natin. Na, isa din sa importante sa katawan natin ang gulay. So, kailangan natin kumain ng gulay. So, pag medyo mahal, dyan sa Pilipinas, pag may mga bakante kayo na lupa, so, pwede naman tayo magtanim konti para makasave tayo, di ba? Para hindi na makabili kasi mas maganda yung tanim natin. So, para anytime, pag gusto natin magulay, hindi na tayo pumunta ng palengke, kukuha na lang tayo sa garden. Katulad ng kapatid ko, ang dami niyang tanim. May mga kangkong, may ampalayasia, maraming klaseng kangkong niya, may ano pa, may basta marami siyang klaseng kangkong eh. Minsan pag sobrang dami na binibenta niya. Binibenta nila sa mga kapitbahay. So marami namang bumili kasi presko eh, mas maganda talaga yung presko. So nakasave pa sila, nakapira pa sila konti, nakasave pa sila. Preskong-presko pa yung gulay nila kasi kinuha lang yun sa garden, di ba? Oh. So, mas maganda yung magsipag tayo. Pag may tatanim, may aanihin. So, samahan nyo lang ako mga karosas. Medyo masarap ng medyo okay-okay ng weather ngayon. Pag sa umaga, ang sarap na ng weather, ang sarap ng pakiramdam, hindi na humid. Siguro by next month, so mas, ano na, maganda na yung weather, medyo malamig na kunti siguro by October. Ah, hindi naman malamig, pero hindi na rin mainit. Yung tamang-tama lang yung weather niya. Time na magdilig sa mga garden. Masarap ito mga karosas para ding alugbati. Minsan, isang bisis, nagluto ako, wala akong gulay.
So, tinatry ko ito, hinalo ko sa ginisang munggos. Ang sarap pala. So, bago ko inoop yung apoy, pinatay ko yung apoy. Tapos nilagay ko ito, tapos tinakpan. Tapos pagkain ko, ang bango-bango, para ding alugbati. Parang water spinach alugbati. Ano ba yan? Butter spinach, di ba yung kangkong? Malabar spinach ba yun? Anong tawag sa alugbati? Ayay, nabulok na yata ako. Water spinach, it's kangkong. Malabar spinach, yan ang alugbati. Tama ba? Masarap pala ito pag ihalo sa munggo. Nasubukan ko na. Tapos sinamahan ko ng sitsaron. Ang sarap. Pero ito, mga 4 days, 4 o 3 days lang. Parang hindi magtagal sa refrigerator. Kahit balutin mo pa siya ng ano, balutin mo pa ng tissue. Parang maglambot siya. So, kaya nga, konti lang in order ko dito kasi malapit man lang kami sa ano, nagbinta dito yung ordera namin. Malapit lang. Saka araw-araw naman yun sila may bagong stock. So, pag anytime, o order na lang kami kaysa malanta. Kumusta na kaya ngayon sa Pinas ang mga gulay doon? Sabi ng kapatid ko, nagmahal raw. So, kailangan talaga magtanim. Mga kapwa ko, OFW, paalala. Huwag niyong kalimutan kumain ng gulay kasi kailangan natin ito sa katawan natin kasi araw-araw tayo nagtrabaho. So, kailangan talagang gulay sa katawan natin. Ayan, tapos na. Ito na naman yung parsley. So, itabi muna natin ito. Mamaya na natin ito hugasan. So, ito namang parsley. Ito, tapos na mga karosas. Hugasan na natin. Mamaya na yung malunggay natin kasi hugas na yung malunggay. So, isiperate ko siya. Ito na mga karosas. Malinis na yung mga dahon natin. Pang salad. I mean, gulay. Ito yung barber. Chinese vegetable. Ito yung gerger. Macdonis. Macdonis. Kunti lang yung macdonis or parsley. Siyempre, ang malunggay natin. Ang malunggay natin is, so, bali dalawang beses ko ito lutuin kasi ako man lang isa ang maggulay dito, ang magkakain dito. Ang ihalo ko dito is yung hipo na presko. Ayan. Thank you so much for watching, mga karosas. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. And tap the bell para updated kayo sa sunod mga videos. Bye-bye, everyone! Ah!